Sa panahon natin ngayon, gusto na ng lahat na pumunta sa space. Meron pang gustong gumawa ng bansa sa space. Dahil sa mga hindi kagandahang mga banta sa mundo natin tulad ng climate change, overpopulation, at mga pandemic na nagtatago lang sa kung saang sulok, magandang palaging may nakahandang backup na plano. Ang pinaka-obvious na plano ay ang abutin natin ang kalawakan at maghanap ng mga lugar kung saan pwede tayong gumawa ng mga colony na hiwalay sa ating mundo. Madalas nating nakikita ang mga tao na nakatira sa mga bagay na kasinlaki ng mga planeta sa science fiction, sa mga pelikula. Mula sa legendary na Death Star ng Star Wars hanggang sa paggawaan ng planeta sa The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Matagal nang nag-iimahinasyon tayong mga geek ng paggawa ng isang planetang pwede nating tirahan. Ang tanong, kaya ba natin gawin ito? At kung ganun, papaano natin ito gagawin? Pero bago tayo magsimula, nagpa-publish po ko sa kabilang channel ang libro ng video. Yan po yung nakikita nyo sa screen. Kung interesado kayo sa mga ganyang video, paki-visit naman po ang isa kong channel at paki-subscribe na rin. Paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Bilang panimula, kung gusto natin tumira sa gawa-gawang planeta, kailangan nating maghanap ng magandang pwesto para dito sa kalawakan. Pinaka-importante na dapat nasa habitable zone ito. Ibig sabihin na dapat tama lang ang layo ng orbit ng artificial na planeta na gagawin o ang layo nito sa pinakamalapit na bituin para hindi masyadong mainit o malamig para pwede natin itong tirahan. Kung masyadong malapit ang planetang ito sa bituin niya, masusunog tayo sa init ito. Kung masyado namang malayo, literal na maninigas tayo dahil sa sobrang lamig. Kailangan din natin napakaraming tubig dahil walang mabubuhay kung wala ito. Maliban sa pagkakaroon ng tamang temperatura at tamang layo sa bituin, kailangan din natin ang atmosphere na pwedeng mahinga, gravity na katulad dito sa Earth, at tamang haba at palitan ng umaga at gabi at marami pang iba. Kung magkakaroon tayo ng mga pangunahing kondisyon, dito pa lang natin pwedeng isipin kung papaanong bumuo ng isang planetang matitirhan na galing sa wala. Ngayon, merong dalawang pwedeng kahulugan ang tinatawag nating matitirhan na planeta. Ang literal na kahulugan ay ang paggawa ng katulad ng mga planeta kung saan bibilugin ng isang napakalaking bato at magiging katulad ng iba pang mga planeta sa solar system. Ang isa naman ay gumawa ng isang napakalaking satellite sa kalawakan. Siguro, isang pabilog na space station tulad ng Death Star galing sa Star Wars. Hindi naman talagang totoong planeta ang pangalawang ito sa mga pagpipilian bukod sa pabilog lang na hugis. Hindi rin ito iikot sa tiyak na pwesto paikot sa araw, pero baka nakalutang lang malapit sa Earth tulad ng iba nating mga satellite. Napakahirap na trabaho ang parehas ng mga ito para sa mga engineer at mga scientist, pero kung ikukumpara, medyo mas madali yung pangalawa, kaya dun tayo magsimula. Gaya nga ng sinabi ko kanina, mas madali na gumawa ng pabilog na space station na mukhang planeta kaysa gumawa mismo ng napakalaking planeta katulad ng Earth. Ang Death Star na naipakita sa Star Wars 4 A New Hope, mayroong diameter na humigit kumulang 120 kilometers. Sobrang laki nun. Para makumpara natin, ang pinakamalaking space station na nagawa natin ay 0.1 kilometer lamang ang haba. Pero kapag kinumpara mo ang station na ganun sa 12,742 km na diameter ng Earth, magmumukhang duwende lamang ito. Pero gamitin na lang natin ang 120 km na laki para simple lang. Kung gagawin natin itong bagong malaplanetang space station na to, gaya ng paggawa natin sa isang aircraft carrier at halos puro bakal ang gagamitin, mangangailangan tayo ng nasa 1 quadrillion ton na bakal. Gamit ang teknolohiya na meron tayo ngayon, tatagal ng 800,000 years bago tayo magkaroon ng ganitong karaming bakal. Sa kasalukuyan, nakakagawa lang tayo ng nasa 1.8 billion ton na bakal kada taon sa buong mundo yan.
ang iba pang pwedeng gawin para makakuha ng mga materyales para sa paggawa ng ganitong uri ng malaplanetang space station ay kunin mismo ang mga ito galing sa kalawakan kaysa umasa tayo sa mga mapagkukunan dito mismo sa mundo natin. Malamang kakailangan nating minahin ang mga asteroid o kahit ang buwan para doon. Sa katotohanan, maraming mga kumpanya na ang tumatrabaho sa ideya na ito at marami nang ginagawang mga pag-aaral tungkol dito. Ngayon, kung malalagpasan man natin ang napakahirap na pagpaplano ng pagkuha ng mga materyales, kakailanganin natin ng mga advanced na robots na pwedeng gumana sa microgravity na may kakayahang gumawa ng isang malaking bagay sa kalawakan na pwede nating tirahan. Kakailanganin rin natin gawin ang malaplanetang space station na to na mayroong gravity na katulad sa ating mundo. Dahil iba ang magiging epekto sa katawan natin kapag kulang sa gravity. Ang mga astronaut na nasa mahabang mga misyon sa International Space Station o ISS ay kadalasang nagkakaroon ng pagkawala ng laman ng buto, low blood pressure at iba pang issue tungkol sa kalusugan dahil yan sa microgravity. Napakakool man ang ideya ng paggawa ng pabilog na space station na kamukha ng Death Star. Malamang na magkaroon to ng isang hindi may iwasan nakapangitan, ang kakulangan nga ng stability. Para mapanatiling stable ito, kakailangan ito ng maraming active maintenance. Kailangan mga nasa kahit type 1 civilization na tayo sa Kardashev scale para magawa natin ang ganitong bagay. At ayon sa ilang mga scientists, mga ilang century pa ang tatagal bago natin makuha ang ganoong bagay. Papaano naman kung gumawa na lang tayo ng totoong planeta? Nagsagawa ang aerospace engineer na si Mark Hemshall ng isang buong pag-aaral tungkol sa posibilidad ng pagbuo ng isang planetary replica. Inilabas niya ito sa Journal of the British Interplanetary Society. Sabi ni Hemshall, hindi naman kailangan naggayahin ang mismong laki ng Earth kapag gumawa ng kopya nito. Pwede naman paliitin ang replica. Para makuha natin ang parehas na gravity ng Earth sa isang gawagawang planeta, pwedeng i-target ng mga engineer na pagkasyahin ang mga nasa 1/10 na laman ng Earth sa isang bagay na halos kasing laki ng isang buwan. Para sa mga hindi nakakaalam, nasa 5,842 quintillion tons ang bigat ng Earth at nasa 3,474 kilometer naman ang diameter ng Moon. Napakaraming bato pa rin nun. Pero may sinasabi si Hemshall tungkol sa kung papaanong pwedeng gayahin ng mga engineer ang natural na proseso ng paggawa ng isang planeta. Nabuo ang mga mababatong planeta tulad ng ating mundo galing sa mga natirang material na galing naman sa araw noong nabuo ito. Nagdikit-dikit ang mga tiratirang butil na ito, unti-unti at pira-piraso sa loob ng milyong taon hanggang sa may nabuong isang tunay na planeta. Tingin ni Hemshall na pwede nating gayahin ang natural process ng pagbuo ng isang planeta, pero sa mas mabilis na paraan. Para mapabilis sa mga bagay, sabi ni Hemshall, kakailanganin natin gumawa ng isang advanced fusion facility malapit sa araw, kung saan pwede tayong makakuha ng mga mabibigat na materyales na kakailanganin para makagawa ng bagong planeta. Magandang materyales ang mga mabibigat na elemento tulad ng osmium, iridium at platinum para sa paggawa ng isang planetary replica. Pwedeng pagpatong-patungin ang mga mabibigat na elemento na ito at pagkatapos ay hahayaan natin itong lumamig. Inamin ni Hemshall na sa kasalukuyan, ang kaisa-isang paraan na alam ng mga tao para makakuha ng mga elemento na ito ay sa thermonuclear explosion ng mga supernova. Siguro, kakailangan natin umusad sa pagiging Type 2 civilization sa Kardashev scale para makagawa ng nuclear fusion facility na may ganoong karaming kapangyarihan. Kung mapabilis man natin ang proseso ng pagbuo ng isang planeta gamit ang mga ito, aabutin pa rin ng ilang libong taon bago tayo makabuo ng planeta gamit ang ganitong paraan. Well, maliban sa dalawang ideya na ito, well, meron pang isang pagpipilian na madali. Ito ay ang pag-colonize ng mga planeta o mga buwan sa pamamagitan ng terraforming. Sa terraforming, hindi natin kailangan gumawa ng planeta galing sa wala. Ang kailangan lang natin gawin ay baguhin ang isang planeta na nariyan na para pwedeng matirhan ng mga nabubuhay na nilalang ang environment nito. Halimbawa na lamang, pwede tayong magpasabog ng mga nuclear bomb sa Mars para painitin ang atmosphere ng planetang ito sa gusto nating temperatura, saka maghanap ng mga paraan para mabalot ang planetang ito ng atmosphere ng katulad sa Earth.
naniniwala ang maraming mga researcher na pwede nang maging posible ito sa loob lamang ng ilang dekada. Kaya bilang pagtatapos, magandang kwento siguro para sa isang sci-fi na pelikula ang ideya ng pagbuo ng isang planeta galing sa wala. Pero sa katotohanan, hindi pa tayo malapit na magawa ito, na hindi pa tayo malapit sa paggawa nito sa hinaharap. Pero sa loob ng ilang dekada, baka ma-terraform na natin ang Mars o ang Buwan na magiging isa sa mga napakagaling na nagawa ng sangkatauhan at isang bagong hakbang papunta sa hinaharap natin na pangkalawakan. At kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat po sa inyong panonood. Nag-publish po ako sa kabilang channel ang libro ng video. Yan po yung nakikita nyo sa screen. Kung interesado kayo sa mga ganyang video, paki-visit naman po ang isa kong channel at paki-subscribe na rin. Paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina Starry Sky Soraya, Vergel Morata, Jerry De Jesus, Armand Pili, Leo Abarte, Rolando Rosales Langmin, Raquel Ignacio, Hiki Chiki, Aldrin Bacordio, V4 Virgo, Roy Enot, John Chris Tuprio, Jason Palaming, Mark Alfred Pastorfied, Jake Pula, Chimboy Videos, Vince Mayo, Ramon James Poblador Jr., Ren Jeff Axie Gaming, Rebecca Tabas, Ren Prieto, at kay Kawangis TV. Meron po tayong member content every week. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.